Huwag kang padala sa ano ng problema, bro. May help kasi, Kevin. Hindi po kami hiwalay. Yeah. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muli na namang bumabati po sa inyo ng magandang-magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po ulit tayo. Gagawin lang po natin ng reaction video. Yung patungkol po kay Ruel, yung kasakasama ni Kalingap Rab sa kanyang bahay na nag-aalaga ng kanilang aso. Dahil po kahapon, marami pong lumabas ng mga vlog at saka mga comment na kung saan sinasabi na hiwalay na raw po sila ng kanyang asawa. So liliwanagin po natin yan dahil mukhang hindi naman po totoo yan. Pero bago po yun, magpapaalala lang si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag po natin kalimutan i-subscribe, tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video post. Maraming maraming salamat po sa inyo. At huwag din po natin kalimutan i-subscribe si na Kuya Val Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs, at saka po si Japper Sniper. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung pinaka-main subject po natin. Patungkol po ito kay Ruel, yung nag-aalaga po ng aso ni Kalinga Prab. At doon po sa hindi masyadong nakakakilala po sa kanya, siya po ay kapatid din po ni Vina Morales, yung isa rin po sa tinulungan ng Team Kalingap. Yung na-depress noon, tapos tinulungan, ngayon magaling na. At mataba na siyempre. At ngayon yung matatandaan, nung ginagawa po yung pabahay kay Vina Morales, si Ruel po at saka yung kanyang asawa, pinagawan din po ng bahay. Inayos din po yung nasa tabi ng bahay ni Vina Morales sa ngayon. Tapos bilang pagtulong ng Team Kalingap, si Ruel po ay binigyan ng trabaho ni Kalingap Rab. At siya na nga po ang nag-aalaga ng mga aso po nila. Ngayon, pag-usapan na po natin yung issue. Bakit nga ba sinasabi ng ilan, may mga nag-comment na parang hiwalay na po si Ruel at saka po yung kanyang asawa. Alam niyo po kasi mga katugang mga kalingap, kahapon o kaya nung isang araw, nagkaroon po ng vlog si Super Mac na kung saan ay in-interview po si Ruel. At nabanggit nga po doon na yung kanyang asawa ay nasa Aklan na at ang hindi maganda, hindi daw po nagpaalam. Ang paalam daw ng kanyang asawa ay doon lang sa Manila pupunta. Kaya nagulat po si Ruel. Kaya nung kausap po yun ni Super Mac, talagang mangiyak-ngiyak. Dahil siyempre, namimiss niya po yung kanyang anak at saka yung kanyang asawa na rin siyempre. Lalo't matagal po pala silang hindi nagkaanak, mga 6 years po yata kung hindi ako nagkakamali. Tapos biglang nagkaanak sila, tapos 5 buwan pa lang, biglang malalayo po sa kanya. Pakinggan po muna natin yung patungkol po sa bagay na yan. Ito po yon. Pinayagan po siya, ano po sa akin na, para mag, ano po, mag-attend na birthday po ng punso, ng pamangkin niya po. So, tapos, mga 1 week po siguro, yung 1 week, sakto. Tapos, kagabi, nasa atin ako sa Aklan. Nasa Aklan yung asawa mo? Kagabi, isang gabi pa po. Tapos nag-video ko lang. 1 week nang umalis dito sa ano, sa Daet. Umalis dito 2 weeks na. Tapos ah, 2 weeks na. Sa atin niya. Sa Manila. Sa Manila. Tapos yung pagka ano, ilang araw, pagkain ng papuntang Aklan. Malayo na. Hindi ko naman nagpaalam sa iyo. Nagpaalam sa iyo na papuntang Aklan. Ang paalam sa akin, ano, diyan lang siya sa atin niya, tabi ng unan. O di ibig sabihin, hindi nagpaalam sa iyo na mapuntang Aklan. Ano naging dahilan? Bakit nagpunta doon? At hindi nagpaalam sa iyo. Hindi ko alam. Dapat yan, nagpapaalam sa iyo. Kasi asawa ka na eh. Oo. Tsaka may anak na kayo. Yung pag sabi niyang mapunta siya ng kaya atin niya, ma-attend ng birthday ng pamangkin niya, payag naman ako. Hindi, nag-ano naman ako na bukal ako na, bukal sa loob ko na. Sige, punta ka muna doon. Tapos di ko lang lubos maisip yung ano na, nandun na siya. Na, parang siyang paalam sa akin, yung nandun na siya sa akin. Siyempre, para sa akin, anak ko yun. Yung asawa ko siya. Tapos malayo sila sa ano, sa feeling ko. Masakit kasi. Alam ang lubos kong, ang alam ko doon lang sa bilang ko na result sa atin niya. Ilang pagkakalam na naanap siya. Tapos di ko lang maano, malubos maisip na nandun na pala sa ano, nagbiyahe na pala. Papunta. Si kanino galing yung pera naging pamasahin nila papunta sa atin niya daw. Bili na ng ticket sa aeroplano. Yung cellphone mo nasa kanya. Yung binili mong cellphone. Umakay mo yun, dinala pa niya. Sana maisip niya na ano, may nag-aalala din dito sa bingkul. Kasi kasama niya anak ko, malayo.
Gusto ko, maisip ko na ano. Babae ba ang anak mo, lalaki? Babae. Ano pangalan ng anak mo? Sabana. Laksan mo ng loob mo, ha? Yeah. Kayang-kaya mo yan. Kasi... Laksan mo lang bro, loob mo. Malay mo, nag-bakasyon lang sila, ano bro? Huwag kang padala sa ano ng problema bro. Dito kami, pwede mo kami sabihan kung may problema ka. So, hindi ko nga akalain na nag-open ka ng problema bro. About sa ganyan. May help ka si Vincent. So yun po mga kababayan, dahil po dyan, marami pong nag-react o kaya mga nag-comment nang hindi po maganda at sinasabi po nila na parang hiwalay na nga silang mag-asawa. Ngayon, liliwanagin po natin yan para hindi naman po maapektuhan si Ruel, yung kanyang asawa, at lalong-lalo na yung kanyang anak. At kahapon, na-interview po uli yan ni Supermac, si Ruel. At niliwanag niya po na hindi nga po sila hiwalay. Ngayon, para hindi po tayo magkamali, pakinggan po uli natin si Ruel. Ito po yon. Pero yun po ang gusto kong linawin. Oo, may kasi misunderstanding lang kayo kasi about doon. Hindi lang po pagkakaintindihan, pero hindi po kami hiwalay. Kasi nag-video call po kami kagabi. Kagabi po, tapos mga siguro tatlong gabi na kami nag-video call. Ayan, kaya okay pa rin yung relasyon namin sa bawat isa po, okay pa din. Kahit malayo siya sa akin, tapos dala niya yung anak ko, okay lang po para sa akin kasi yung pag ma-video call pa ako sa kanya, sinasagot naman po niya. Hindi naman niya ina-ignore. Tsaka ang iniisip mo lang, palatag na din po ang isip ko. Na nagbabakasyon lang siya doon. Nagbabakasyon lang po sila. Ano bang desisyon ngayong niya? Ngayong Pasko po, tapos ngayong New Year darating, hindi po sila makaka-uwi. Kaya kung sakali man po, ano, may extra ako na ano, na ako na lang pumapunta doon sa Aklan. Ako na lang pumabiyahe. Pero mga pagkatapos ng New Year po, mga ganyan. Pagkatapos na ng New Year. Bisita po ako doon. Magpapaalam pa rin po ako. Magpaalam pa rin po. Kausapin mo si Rob o kausapin mo siya kasi ano po, alam mo may intindihan naman niya yun. Hirap po maghanap ng trabaho sa ngayon ay. Tsaka pag nagpunta kang Aklan Royal, ang unang-unang mangyayari sa'yo doon, siyempre maghahanap ka ng trabaho. Wala ka pang trabaho. Wala akong kakilala. Tapos wala kayong sariling bahay doon. Siyempre, sa biyanan mo ikaw tutuloy. Napakahirap makisama sa biyanan. Mahirap kasi pag may makikisama ka sa, ano, sa ibang tao na sa isang bubong lang. Mahirap din po para sa akin. Alibaw, kung hindi ka nakabalik, edi doon ka na lang. Balik po talaga ako. Dito po ako nasanay po. Itong sa lugar ng ano. Dito sa lugar na natin. Ang hirap, Bicol. Ang hirap din pag malayo po sa ano. Siyempre, ano po yung anak ko sa asawa ko. Pero, inisip ko rin po. Dalawa pong inisip ko ay, una yung anak ko, tapos yung asawa ko. Doon, sa malayo. Yung maiwan ko po dito, si nanay, tsaka si Bina. Yun. Isa pa yun. Wala ng lalaki. Si Lola Rupina. Wala nang, kawawa naman po. Kawawa nga yun. Wala po sa kanilang naigib ng tubig. Wala ng lalaki sa bahay. Tapos pag na ano, pag may buhatin, kanyari. Kaya naging kapatirin na po yung isip ko ngayon kasi nakaka-video call ko ng gabi-gabi yung asawa ko, si Divine. Ayun po mga kalingap po, no? Alam hindi po kami hiwalay. Ayun po, nililinaw po ni Roel na sila po hindi hiwalay ni Divine. Okay na po kami. Divine. Kaya yung mga negative na, ano po, negative comments. Hindi, normal lang yun kasi talagang may ginawa naman po siyang kasalanan. Yung mga positive comments naman po, salamat po sa inyo. So yun po mga kalingap, maliwanag po yung sabi ni Roel. Hindi po sila hiwalay. At meron po silang communication. Nagbi-video call po sila at meron na po silang usapan kung ano po yung mga gagawin. Dapat bang si Ruel ang pupunta sa Aklan? Hindi muna makakauwi sa Maynila si Divine? At saka kung ano-ano pa. Kumbaga, bahala na po sila. Sila po ang nakakaalam kung ano po yung kanilang kasunduan bilang mag-asawa. Pero ang gusto po nating liwanagin po dito sa ating mga kasamahan, sa mga viewers, sa mga nagko-comment, sana naman wag po kagad nating bigyan ng konklusyon. Dahil makaka-apekto po yan sa mag-asawa. Ngayon, ito lang po ang opinion na masasabi po natin. Una, sa part po ng asawa ni Ruel, syempre hindi po maganda yung pagpunta sa Aklan ng hindi nagpapaalam. Bagamat iniisip natin, baka naman ka hindi nagpaalam dahil alam niya na hindi po siya papayagan. So isa rin po yun sa konsiderasyon. Kaso nga lang, hindi pa rin po maganda yung hindi pagpapaalam sa kanyang asawa. Lalo na't kasama po yung anak at saka medyo may kalayuan po yon. Tapos pangalawa, i-consider din po natin yung kalagayan po ng babae dahil bagong panganak,
baka sakaling meron pong epekto sa kanya yon. So i-consider din po natin yon. Tapos pangatlo, isipin din po natin, baka naman talagang medyo namimiss niya yung kanyang pamilya. Lalo si Ruel siguro, hindi madalas umuwi o kaya medyo late na kapag umuwi sa bahay, baka sakaling nakakaramdam din po yan ng lungkot. So marami pong instances na po pwede po natin i-consider. Pero ang mas mahalaga sa lahat, at least okay na po sila. Nag-uusap po silang mag-asawa. Ngayon sa part naman po ni Ruel, ang masasabi po natin, baka kasi sinisisi ng iba, bakit sinabi pa sa ibang tao, lalong-lalo na po sa vlogger, di sana hindi na nalaman yung kanyang problema. Alam nyo po mga katugang mga kalingap, paminsan-minsan, maganda po yung nailalabas po natin yung ating saloobin. At hindi po natin siya sinisisi kung sakasakali man pong nagtampo po siya sa kanyang asawa. Dahil kahit po tayo lumagay sa kanyang kalagayan, ganun din po ang ating mararamdaman. Kumbaga, nagpakatotoo lang po si Ruel, kaya wag po natin siyang sisihin. Ngayon, ang masasabi lang po natin kay Ruel, total meron naman po silang communication na, siguro pansamantala, hayaan na lang muna dun sa probinsya yung kanyang asawa. Dahil kung nandun naman po sa pamilya niya, sa palagay ko, okay naman po yung kalagayan noon. Hanggat sa makarecover po siya, makapag-adjust ng konti, tapos kung sakasakaling meron siyang time, pupwede naman po siyang dumalaw doon. Bagamat siyempre, malaki-laki po yung gastos niyan dahil may kalayuan po yan, Aklan po yan, at doon din po ang Boracay. Alam naman po natin na medyo magastos po doon. Pero magkaganon pa man, kung talagang mahalaga yung isang bagay, pagsisikapan po natin pag-ipunan yan para madalaw yung kanyang asawa at saka anak. Ngayon ang tanong, saan ba mas magandang mag-stay? Kung tayo po ang tatanungin, halos pareho naman po yan maganda. Una, kapag ka po dito sa Dait, si Ruel po ay may trabaho na at saka meron po silang bahay. Ngayon kung sakasakali namang doon sa probinsya, hindi po natin alam kung ang kanyang mga magulang ay medyo maluwag, meron silang po pwedeng tirahan, at saka kung merong trabaho na po pwede kay Ruel doon sa probinsya. Kung sakasakaling meron, okay lang naman po doon, lalong-lalo na po, malapit sa Boracay. Yung Boracay po ay dinadayo po yan ng mga guest. Pinupuntahan po yan ng mga foreigner, ng mga galing sa iba't ibang bansa para masilayan yung ganda ng Boracay. Kung sakasakaling doon na sila nakatira, malapit sa Boracay, di maganda rin po yun mga katugang mga kalingap. Pero siyempre ang dapat alalahanin natin, yung kabuhayan nila. Mas okay ba sa Dait o kaya doon sa Aklan? So yung bagay na yan, ipapaubaya po natin kay Ruel. Siya po dapat ang magdesisyon. At kung sakasakaling sa Aklan, ang kailangan lang, magpaalam kay Kalinga Prab. Bagamat sa tansya ko, malaki ang possibility na mag-stay po sila sa Dait. So yun po mga katugang kalingap. Yun lang po muna ang ating reaction video sa ngayon. Sana nakatulong po yung ating mga binanggit sa mga viewers natin, sa mga nagko-comment, at saka sa ating mga kasamahan. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, doon po sa promotion program po natin, ang ipapakiusap naman po natin ay walang iba kung hindi si Super Mac. Sana masuportahan din po ng mga viewers ni Kuya July si Super Mac dahil katukatulong po yan ng Team Kalingap. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, maraming salamat din po sa aking mga kasamahan sa COOS, Kalingap, OFW Organic Sponsors. Sa inyong walang sawang pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Val Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa ating mga viewers, maraming salamat din po sa inyo dahil hindi po kayo nagsasawang panoorin ang aking mga videos at saka yung ating live stream. Maraming salamat po, lalong-lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads at saka masipag mag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Kuya July ang inyong katugang na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod kong vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyo. Hindi po sila hiwalay at meron po silang communication. Nagbi-video call po sila.